So ngayong araw, narito ang ating mga ang ating layunin. Ang makilala at magamit ng wasto ang mga panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Okay? Magkakaroon lang muna tayo ng maikling balik-aral. Ano nga ba ulit ang panghalip? Ano ang panghalip? Pakibasa na lang kung anong dyan na sa harapan ninyo. Emmy? Mga salitang ginagamit sa pangalit o panghalili sa pangalan. Okay, mga salitang ginagamit sa pagpapalit at panghahalili ng pangalan. May iba't ibang uri ang panghalip. Ang natalakay na natin noong nakaraang markahan ay yung panghalip panao, panghalip paari, at panghalip pamaglig. Okay. Pwede na natin babalikan ng mga yan. Tutungo na tayo sa ating panggayak na aktibidad ngayong araw. Okay? Pamilyar ba kayo sa game show na Pilipinas? Game ka na ba? Hindi nyo na nakabutan siguro yun. Pero doon guhin na mo itong ating panggayak na aktibidad ngayong araw. Okay? So doon sa larong yun, pag sinabing kamay sa dibdib, hawak sa kamay, lalagay nyo naman yung kamay sa dibdib, tapos magpapaunahan yan sa pagtaas ng kamay. Para kung sino yung unang magtaas ng kamay, yun yung sasagot. Okay, handa na ba lahat? Okay, general questions ito. Handa na, handa na lahat, kamay sa dibdib. Ayan, sige. Unang tanong. Ano ang pambansang prutas ng Pilipinas? Bang, bilis mo na. Hindi pa nag-google, hindi pa nababasa sa siya. Sige, beans. Anong tamang sagot? Mangga. Very good. Tama kaya ang sagot ni beans? Ang sagot ni beans ay mangga. At ang tamang sagot ay... Mangga. Very good. One point. Sige, kamay sa dibdib. Ikalawang tanong. Sino ang kinikilalang utak ng Katipunan? Kyle? Apolinario Mabini? Apolinario Mabini kaya? Ang tawang sagot ay... Letter B. Apolinario Mabini. Very good. Galing ha? Next number 3. Sunod na tanong, kamay sa dibdib? Alam mo na nagtataas sa kamay? Ting! Saan ginanap ang unang misa sa Pilipinas? Ella! Ella? Cebu! Cebu? Tama kaya yung Cebu? Ang tamang sagot ay D. Cebu. Bang, galing ha. To be exact, ginanap ang unang misa sa Pilipinas sa Limasawa, Cebu. Alright, ito naman. Kailan ay pahayag ang kalayaan ng Pilipinas sa kamay ng mga Espanyol? Yes, Yana? Hunyo 12, 1897. Hunyo 12, 1897. Tama kaya yun? Ang tama sagot ay Hunyo 12, 1897. Very good. Tama naman ang bawat isa. Tama lahat ang inyong mga kasagutan. Galing ha? Galing siguro ng teacher niya last year sa AP, no? Yun ba yun? Buhat ng sariling bangko. Anyways, ayan. Meron pang isa. Ilan ang sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas? Yes, Jamie? Walo. Walo kaya? Walo ba talaga? Is that your final answer? Baka magbago pa. O, sige. Ang tamang sagot ay... D. Walo! Very good! At yung walong yan, di ba, sa masagisag yan, sa walong lungsod na nakipaglaban sa mga Espanyol noong panahon ng digmaan. Alright. O, sige.
Tungo tayo sa panggayak na tanong. Napansin mo ba ang mga salitang ginamit sa pagtatanong? So sa mga tanong na narinig natin kanina, ano yung mga salitang ginamit doon sa pagtatanong? Magbigay nga ng isa? Magbigay ng isa, Gia. Gia, ano yung mga ginamit? Magbigay ng isa sa mga salitang ginamit sa pagtatanong kanina. Question mark? Ay, hindi. Salita. Yes, Kyle. Kailan? Kailan? Bukod doon sa kailan? Ano pa? Ano pa ang salita ang mga ginamit sa pagtatanong? Jamie? Ano? Ano? Ano pa? O, sige, Bia. Bia? Oh, bukod sa kailan, ano, ano pa? Yana? Sino? Sino? Meron pa ba? Yes, Jamie? Saan? Saan? At marami pang iba na pwedeng gamitin salita sa pagtatanong. Ano kaya ang tawag sa mga salitang ito? Anong tawag sa mga salita? Binanggit na yan kanina. Pinakita ko na yan. Yes, Kyle? Panghalip pananong. Very good. Yan ay mga panghalip pananong. At yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Okay? Ano nga ba ang panghalip pananong? Pakibasa, ano ang panghalip pananong? Sab? Okay, ang panghalip pananong ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, hayop, buok, pangyayari, bagay, at iba pa. Okay? Bukod sa mga nabanggit natin kanina, marami pa actually na mga panghalip pananong. Okay? Pero, dalawang klase ng panghalip pananong. Okay? May mga ginagamit tayong panghalip na pananong na tinatawag natin sa usahan. At meron ding panghalip pananong na pangnarabihan. Okay, alamin natin kung ano yung mga panghalip na iyan. Pakibasa sa isahan, ano yung mga panghalip na yan, yung mga halimbawa. Pakibasa, Jamie? Ang mga salitang halimbawa nito sa isahan ay ang sino, ano, kanino, bakit, paano, kaalan, kailan, tanimin, alin, magkano, saan, at gaano. Okay, yan yung mga salitang ginagamit natin sa isahan. Tanong, alam nyo ba kung paano gamitin yung mga salitang iyan sa pagtatanong? Hindi? Sagot naman, mag-nag naman kayo kung oo o mag-ano o hindi, umiling o hindi. Alam ba kung paano gamitin yung mga salitang iyan? O yung iba alam, yung iba hindi ko alam. Alam ba kung paano sagutin yung mga salitang iyan? Parang hindi pa sigurado yung iba. O sige, alamin natin at suriin natin bawat panghalip pananong. Simulan natin dito. Sino at kanino? Saan natin ginagamit yan? Pakibasa, Jairus, Lucas? Sino at kanino? O ay ginagamit para sa tao. Halimbawa, sino ang kukuha ng ulam ng binili sa panibay? Kanino mo ibibigay ang bulaklak na yan. Okay, thank you so much, Lucas. Okay, so sabi dito, ito daw ay ginagamit para sa tao. So ibig sabihin, ang kasagutan sa dalawang halimbawang tanong na yan ay ano? Ay lugar ba?
Hayop ba? Bagay ba? Siyempre, hindi. So, ano yung sagot sa mga tanungan na yan? Anyone? Nandiyan na yung sagot sa harapan ninyo. Nakasulat dyan. Ito ay ginagamit para sa? Saan siya? Sa tao. Very good. Para sa tao. Okay? So, pag tinanong, sino ang kumuha ng ulam na binili sa palengke? So, pwede niyo sabihin, si Bruno, si Brownie, si Choco, mga pangalan ng aso. Kanino ba ibibigay ang bulaklak na iyan? O, hindi mo naman pwede sabihin na sa upuan. Hindi mo rin pwede na sabihin na bukas. Diba? Ang sagot sa tanong na kanino ay ngalan ng tao. Okay, naiintindihan? Ang sino at kanino? Alright, sunod. Ano? Ano ang ano? Pakibasa kung ano ang ano? Beans. Beans? Ito, ano? Ito ay ginagamit para sa hayop bagay kan pagyayari at iliya. Ay, basa na rin yung halimbawa. Halimbawa. Ano ang inibigay ni Roman sa iyo? Iyan? Binigyan regalo. Okay, ano ang ibinigay ni Roman sa iyo bilang regalo? So katulad ng sinabi nga ni Wings, ito ay ginagamit naman para sa hayop, bagay, katangian, pangyayari, at ideya. Ito yung madalas yung itanong sa nanay nyo kapag nagugutom kayo. Ma, anong ulam? Ma, anong bawal ko pagpasok sa school? Ito yung pinakamadalas na ginagamit sa mga panghalip na panunod. Okay? At kapag ito naman yung tinatanong kung kanina tao ang sinasagot, dito karaniwan ang sinasagot ay hayop, bagay, katangian, pangyayari, at idea. Okay? Naintindihan ang ano? May katanungan tungkol sa ano? Wala? O sige, magtungo na tayo sa susunod. Pakibasa, ano naman at paano ginagamit ang kailan? Ella. Kailan? Ito ay ginagamit ang pantagong tungkol sa petsa at panahon. Halimbawa, pakibasa ang halimbawa. Halimbawa, kailan uuwi si Yanni? Okay, so tandaan na ang basa dyan ay kailan, hindi kailan, ha? Okay, dito naman, ang sinasagot natin ay either petsa o panahon. So kailan uuwi si Yanni? Maaring bukas, sa makalawa, sa susunod na araw, sa susunod na linggo. Okay, hindi mo pwedeng sagutin yan ng bagay o tao. Halimbawa, kailan uuwi si Yanni? Miguel. Kailan uuwi si Yanni? La Mesa. Okay? Pag tinanong kung kailan, ang sagot ay petsa o panahon. Naintindihan? Naintindihan? Walang katanungan? Okay, sunod tayo. Next, saan? Saan? Ano ang saan? Pakibasa? Emmy. Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar. Halimbawa, saan pupunta ang magkapatid na si Mario at Luigi? Right. So ito daw ay tumutukoy sa lugar. Ang tanong, pwede ba mag-isagot dito yung tao? Sa tingin nyo? Talaga ba? Mag-isip, mabuti. O halimbawa dito sa tanong na to, saan pupunta ang magkapatid na si Mario at si Luigi?
Sino nagsasabi na hindi pwedeng tao ang maging sagot? Sino nagsasabi na pwedeng tao ang maging sagot sa tanong na to? O sige, para malaman natin, sagutin natin yung katanungan na ito. So ano-ano yung maaaring sagot sa tanong na to? Sige nga, magbigay ng ilan kasagutan. Saan pupunta ang magkapatid na si Mario at si Luigi? Pag-umpisa magbigay ng sagot, maaaring sa mall. Saan pa pwedeng pumunta si Mario at si Luigi? Saan pa? Magbanggit kayo ng kahit anong lugar. Yes, Yana? Paaralan. Sa paaralan. Saan pa? Saan pa? Jamie? Mall? Sa mall? Yes, Via. At the playground? Tagalog. Anong Tagalog ng playground? Palaruan. Ah, palaruan. O, sige. Pwede bang maging sagot dyan yung sa kanilang kapitbahay? Pwede bang maging sagot dyan yung sa kanilang pinsan? Of course. Pwede o hindi? Yes, Emmy? Sari-sari store. Sari-sari store. Yung tanong ko muna, pwede bang maging sagot dyan yung tao sa kanilang kapitbahay, sa kanilang pinsan, sa kanilang kaibigan? Pwede ba yun? Thumbs up kung oo. Ayan. Marami mga nakikita nagsasabi ng oo. Okay? Paano nangyari yun? Bakit saan tapos pwedeng tao yung maging sagot? Ito'y marahil yung mga kasagutan iyon ay pinaikli. So instead na sasabihin mo sa lugar na kanilang pinsan, magiging sa kanilang pinsan na lang. Okay? Lagi yung may hidden na word na lugar. Okay? Sa lugar na kanilang pinsan, sa lugar na kanilang kaibigan, sa pinsan or sa kaibigan na lang. Okay, naintindihan mo saan? May katanungan tungkol sa saan? Mabuti naman. Sunod! Bakit? Ano naman ang bakit? Pakibasa, Via? Bakit? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa dahilan. Halimbawa, bakit mapinayagan ng mali si Cardo? Ayan. So ito naman ay para sa dahilan. Karaniwan, kapag sumasagot ka ng tanong tungkol sa bakit, na may bakit, nag-uumpisa ang iyong sagot sa salitang kasi. Halimbawa, bakit mapinayagan umalis si Cardo? Kasi gusto niyang pumunta sa kanyang kaibigan. O kaya pwede rin dahil. Dahil gusto niyang bumili ng gamot para sa kanyang nanay. Okay? So, ang sagot sa bakit ay dahilan. Tandaan yan, ha? O, sige, next tayo. Paano naman kapag paano? Pakibasa, ano ang paano? Kyle? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa pamamaraan. Yung halimbawa? Paano lulutuin ang adobo? Alright. Sige. Dito naman, dahil pamamaraan ang kasagutan, kadaniwan, ang sagot dyan ay hindi lang isang pangungusap. Okay? Tandaan. Kasi karaniwan, halimbawa dyan sa halimbawa dyan, paano lulutuin ang adobo? Ang inyong kailangan na may kasagutan ay proseso. Okay? So paano natin sasagutin yan? Ang pagluluto ng adobo ay magtrabaho. Ang unang mong kailangan gawin ay ihanda ang mga materyales na gagamitin mo para sa pagluluto.
so on and so forth, hanggang sa matapos na maluto ang adobo. Okay, naintindihan? So kapag paarong, karaniwan proseso at gumagamit tayo ng mga salitang na gaya ng una, pangalawa, ikatlo, ikaapat, so on and so forth. Naintindihan kung paano sagutin ng paano. Okay, sige, tapos na tayo. Meron pa pala. Isan! Okay, ilan? Ano naman ang ilan? Yana? Ito ay ginagamit sa pagtatanong sa dami o bilang. Halimbawa, ilang bata ang sasama sa lakbay-aral? Okay, so dito naman ang sagot ay dami o bilang. So ilang bata ang sasama sa lakbay-aral? Pwede niyo sagot na tatlo, apat, lima, sampo, labing dalawa, isang libo. Okay? Kahit gano'ng kadami, meron pa rin yung sabihing madami, kuunti. Okay, pero kapag ilan, karaniwan, exact na number ang sagot natin dyan. Maliwanag? Naintindihan? Okay, sunod. Ang alin. Kailan natin ginagamit ang alin? Paano natin ginagamit yan? Pakibasa, Vince. Ito ay ginagamit sa halimbawa, alin ang gusto mo? Ang relo o ang sapatos? Okay, so ito ay ginagamit sa pagpapapili, okay? Karaniwan palagi may karugtong yan, okay? Halimbawa, alin ang gusto mo? Ice cream or ice tubig. Lagi may pagpipilian. Okay? Naintindihan ang alin? Alright. Sige. Magkano? Ito yung ginagamit kapag nagtatanong tayo ng presyo. Dito hindi ka pwedeng sumagot ng madami. Diba? Magkano ang binayad ni Arlinda para sa mansanas? Pwede bang sabihin mo yan madami? Pwede ba sabihin niya na konti? Okay, hindi. Ang hinihingi dito ay halaga ng pera. Okay, kung magkano talaga. Naintindihan ang magkano? Alright. Sa maramihan, ito lang yan. May mga tinalakay tayo kanina doon sa isahan na maaari nating doblihin. Pero hindi lahat. Okay? So ito lang yung ilan sa mga salita doon sa isahan na maaari nating doblihin at magamit sa maramihan. Sino-sino, ano-ano, kani-kanino, alin-alin, magka-magkano, at saan-saan. Pwede rin paa-paano. Pero hindi mo pwede sabihin bakit-bakit. Okay? So paano yung ginagamit sa pangungusap? Pakibasa yung mga halimbawa ng pangungusap. Kyle. Sino-sino ang mga kasama mo kahapon? Ano-ano ang inyong natutunan sa klase ninyo kanina? Saan-saan mo balak magpunta sa bakasyon? Kani-kanino mo dapat sumunod? Alin-aling kulay ng kreyola ang nais mong gamitin? Alright. So dito, dahil na maramihan siya, hindi pwede isa lang yung isasagot mo. Halimbawa, sino-sino ang kasama mo kahapon? So dapat magbabanggit niyo ng maraming pangalan. Si Ben, si Carlo, si Benedict, si Ivan, si Matias, at marami pang iba. Okay? Sa ano-ano, ganun din. Saan-saan, maraming lugar. Kani-kanino, iba't ibang grupo ng tao. Alin-alin, so hindi lang dapat isang kulay ng crayola ang gagamitin. Naintindihan? May katanungan. Kung walang katanungan, abay magtungo na agad tayo sa aking pagsasanay. So ngayon na natin ito sasagutan sa mabilis na pamamaraan. Nang sa gayon, wala na kayong gagawin mamaya sa Pilipino. Okay lang ba yun? O sige, babasahin ko ang mga pangungusap at pipili ako ng sasagot sa bawat numero. Okay? Number one. Kailan, saan, kapupunta, kanila tiyo mag
Ano ang angkop na panghalid dyan? I-type ang answer, tapos tatawag ako kung sino ang nakatamang sagot. Okay, private chat lang ha yung answer. Kailan, saan pupunta kanila Tio Magno? I-chat ang sagot. Okay. May mga nakita na akong nag-message. Yung iba, sa number ko na lang lumabol. Very good. Yung mga nag-message. Anong tamang sagot, Jamie? Kailan? Very good. Kailan ka pupunta kanila Tio Magno? Number two. Kung hindi ikaw, alin sino ang kumuha ng gamit ko? Kung hindi ikaw, alin sino ang kumuha ng gamit ko? Aba, mukhang sisiw na sisiw ah. Alright, time's up. Ang tamang sagot ay... Sab, anong tamang sagot? Ang tamang sagot ay... Very good. Sino? Okay? Sino ang kumuha ng gamit ko? Number 3. Magkano, paano ang kilo ng karne? Magkano, paano ang kilo ng karne? Oh, wow! Yung iba mukhang hindi nasagot ha. Sige, para kayo. Alright. Vince, anong tamang sagot? Magkano. Very good. Magkano. Hindi mo pwede sabihin paano ang kilo ng karne sa palengke. Okay? Malito yun. Number 4. Eddie, sino-sino kani-kanino ka mayroong utang? Sino-sino kani-kanino ka mayroong utang? Dito medyo maraming nalito dahil pareho maaaring gamitin sa tao ang sino at kanino. Okay, anong tamang sagot? Yana? Kani-kanino. Very good. Ang tamang sagot ay kani-kanino. Kani-kanino ang merong utang. Maari naman natin gamitin yung sino-sino, pero mababago yung pangusap. Eddie, sino-sino ang iyong pinagkakautangan? Okay, doon natin pwedeng gamitin yung sino-sino. Pero kapag ganyan pangusap, kani-kanino ang pinakaangkop. Last number, number 5. Ano-ano, alin-alin, masusustansyang pagkain ang paborito mong kainin? Ano-ano, alin-alin, masusustansyang pagkain ang paborito mong kainin? Alright. Aba, very good ha. At nagkakaisa kayo sa sagot. Ang tamang sagot ay pareho. Pareho yung pwede. Pero nakakatuwa dahil lahat kayo ang sagot ay ano-ano. Dahil wala ka nakikitang pagpipilian sa pangungusap. Pero ano ha, given yan. Ibig sabihin niya sa pangungusap, ang masusustansyang pagkain yung pagpipilian. Alin-alin sa mga masusustansyang pagkain. Alright? Sige. Thank you so much sa pakikinig. Nawa ay marami kayo natutunan ngayong araw. Nawa, magamit na rin ang angkop yung mga natutunan nyo ngayong araw. Okay? Diyan na lang muna tayo. Maraming salamat sa pakikinig at pakipag-partisipa. Paalam at salamat. Marami. Marami. Salamat din sa sarili. Bye. Paalam. Bye.